yun no, ito na naman tayo, kwentuhan na naman tayo. At siguro, gusto kong i-share sa inyo yung mga nararamdaman, nararanasan, kapag ka, may atake o kapag ka umasok sa iyo yung sakit na good. Ano? Marami yung ano, marami yung mga kaibigan natin na yung condition na meron sila o yung hirap na nararanasan nila, nararamdaman nila, hindi nila alam kung ano. Tapos nagtatanong sila kung yung bang mga pakiramdam na na pinagdadaanan nila sa oras na yon, good daw ba yon? Yun, bilang isang batikan, matatawag na batikan, ano, daming-daming pwedeng pagiging, naging batikan pa ako sa sakit na GERD. Pero, syempre, tatanggapin ko yun, isa akong batikan sa sakit na GERD kasi nalampasan ko yung hirap na, na pinagdaanan ko sa loob ng mahigit na 30 taon. Tres. Haba, no? Yung panahong yon, sabi ko nga kinukwento ko naman sa inyo na di ko alam na dadating yung araw, yung panahon na babalik muli ako sa kondisyon na na ganito. Ayos, malakas, nawala yung mga hirap na nararamdaman nyo. Ano, sa kondisyon ko na pinagdaanan ko yon, ni minsan hindi ko na naisip na babalik ang ganitong araw, ganitong pamumuhay ko na magiging normal muli ako. Tulad ng nakaraang video, yung video yung huli na ginawa ko, yung vlog na ginawa ko, pinuwento ko sa inyo na sa sobrang depress ko, gumuho na yung pangarap ko. Sa sobrang depressed ko, parang nabubuo na yung desisyon na sa aking isipan na lisanin na yung tapusin na yung paghihirap. ganun kahirap yung pinagdaanan ko. Na alam ko na yung iba sa atin naiisip yan kasi marami ang katulad ko. Pangkaraniwan niyan kapag ka lumalala yung sakit na meron tayo, naiisip yan. Kung naalala nyo yung video na, isa sa video na nagawa ko na, ano, na parang mapapraning ka na. Iiwanan ka na ng, ano, ng tamang kaisipan mo. Ano, parang, yun yung sa sobrang takot, yung sa anxiety. Yun nga, ang kasama ng sakit na to, ng GERD, magkaroon ka ng takot, at dahil sa takot na yan, normal naman yun mga idol sa lahat ng sakit. Ano? Pero sa karanasan ko sa sakit natin, sa GERD, nagkaroon ako ng takot, at dahil sa takot na yan, nabuo yung anxiety. Yung takot kasi normal, ano, normal yung pangkaraniwang anxiety sa tao. Lahat kasi natatakot tayo. Sa anumang dahilan, ano. Pero hindi normal yung anxiety na tulad ng nagiging sakit natin. Na natatakot ka na hindi na ito bumabalik sa ano, hindi na kusang bumabalik sa normal na kalagayan ng katawan, ano, yung takot na yon nagtutuloy-tuloy, ano, halos hanggang sa maging panic attack, at matagal yon, matagal, ilang araw, ilang minsan buwan, na araw-araw ganun na yung nararamdaman mo. Pag-uusapan natin yan kung ano yung hirap na yan sa takot na yan, ano, pagkukwentuhan natin yan. At yun nga, ang normal, matatakot ka ngayon, a few minutes, magdo-normal ka na uli. Matatanggal mo na yung takot mo. Sa sakit na anxiety, hindi ganun. Tuloy-tuloy siya. Tuloy-tuloy na hirap. Tapos,
hindi magtatagal dahil sa anxiety na yan, kakapitan ka na ng depression. Ano? Kasi low moral ka. Normal, magiging low moral ka na katulad ko, ang nasa isipan ko na lang, magiging pahirap ako sa pamilya ko. Wala na akong maibibigay na maganda para sa pamilya ko. Yung mawawala na ako ng trabaho dahil ano, dahil hindi ko na kaya magtrabaho. Bubuhayin na lang ako ng pamilya ko, papaano ko pag-aaralin yung mga anak ko. Yun yung ano, yun yung puro negative nang nasa utak natin. Kaya katulad ko, nakaisip ako na ayaw ko na mabuhay. Bakit pa ako kailangan mabuhay kung ganito din lang yung mangyayari? Yung mga pinangako ko sa unang-una sa asawa ko, nabubuhayin ko siya, bibigyan ko siya ng magandang pamilya, pag-aaraling ko at bibigyan ko ng magandang buhay mga anak ko, hindi ko na matutupad. Ano pa ang dahilan para mabuhay ako? Ano, yun yung nasa isipan ko nun. Buti na lang, yung asawa ko, napakabait, hindi niya ako iniwan ng sa labang ito, naging sandalan ko siya, naging yung pilay ko sa pagbuo ng pamilya, naging saklay ko siya. Ano, inalalaya niya ako, naunawaan niya ako, at sa paglaban ko sa sakit na to, katuwang ko siya, katulong ko siya, nakipaglaban din siya. Yun yung labang ko sa iba. Ano, yun yung labang ko sa iba. Napakaswerte ko sa naging kabi ako kasi ganun siya sa akin. Talagang kabi ako siya. Sa lahat ng bagay, tinulungan niya ako. Kaya nga, ano pa ang dahilan para isipin ko yung mga bagay na kailangan wakasan ko. Ano, na hindi naman dapat talaga. Swerte ako kasi hindi nangyari yon sa tulong ng asawa ko. Sa tulong ng pamilya ko. Sana ganun din kayo. Ano, ito pa nga kaibigan, ito yung hirap na pag-uusapan natin. Ano, sinabi ko lang yung mga naranasan ko ano sa inyo. At kasi kasama yon sa usapan ng hirap ng pinagdaanan ko sa sakit na GERD. Siguro ganito din kayo kasi yung mga itinatanong nyo sa akin kapag ka mag-uusap tayo sa messenger, sa messenger call, yan yung mga ano, yan yung mga napag-usapan natin, yan yung topic natin. Kasi yan yung mga itinatanong nyo sa akin. At eto, siyempre sa umpisa, ano, simula. Pero ano lang ha, pahapyaw lang kasi pag inumpisahan natin sa simula hanggang sa ngayon, ang haba ng pinagdaanan ko, mahigit 1990, di ba? 1990 ngayon, 2024. Napakahaba nun. Pero ano naman, gumaling naman ako. Hindi kahapon ha. Taon na rin. Nasa 2 taon na. Kaya nga maganda na yung ano na, yung sistema ng katawan ko na masasabi ko na iba yung nawala yung sakit ko na bumalik kaysa dito sa sinasabi kong gumaling ako. Ibang-iba, magkaiba. Ano, kasi ngayon, hindi makapenetrate yung sakit. Alam kong anytime lalabas yung sakit dahil syempre, tumatanda tayo, masumihi na yung resistensya natin. Kapag kan nagpaparamdam, dati, tumutuloy. Ngayon, kapag nagpaparamdam, hindi makatuloy kasi alam ko na yung dapat gawin. Na yun yung lagi kong ikinukwento sa inyo na ganun yung gawin nyo. Kasi para yung sakit nyo, hindi magtuloy-tuloy. Ano? Normal kasi na mararamdam at mararanasan natin yung bawat sakit kasi buhay tayo, tao tayo. May mga cells tayo na humihina na yan yung ano, yan yung mga nararamdaman natin. Unang-una, nagpapahirap sa atin yung takot. Ano, na magiging topic din natin, magiging kasama sa kwentuhan natin. Yun, sa umpisa, yung GERD, normal na acid reflux na nararanasan natin, na kusa siyang mawawala, pero may ano, may kirot, may hapdi. Ano, may kahapdi.
Nagsimula siya sa kala ko simpleng allergy lang, may nakain lang akong ikasasakit ng sikmura. Doon nagsimula hanggang sa nakakaranas ako ng mabigat sa dibdib na yun nga, nakwento ko sa inyo na yung unang doktor na check up sa akin, unang binibigay sa akin gamot sa puso, kala mo naman talaga masakit sa puso, iba yung dating sa dibdib eh. Yun, ganun. Ang kailangan ko lang ikwento sa inyo kung bakit nagpapahirap yung GERD. Ano? Yung GERD, nagsimula yan sa palagian na acid reflux hanggang sa madalas na acid reflux hanggang sa naging GERD siya. Next topic natin, kukwento ko sa inyo bakit siya naging GERD yung acid reflux na simple para sa mamamaya, sa mga tao, bakit nagiging GERD, bakit umatong sa sakit na GERD. Ano? Next topic yan. Ngayon, pag-usapan natin bakit at ano yung hirap na nararanasan na may sakit na GERD. Ganito kasi, kapag lumalala yung GERD, mga idol, number one, yung takot na bilang isang tao, lumalala din at nagiging anxiety. Yung takot na yan, yan yung magdadala ng mas mahirap na kalagayan sa sakit natin. Lahat ng mga nararamdaman mo sa katawan mo, dadamihin mo yan. Mararanasan, madadama mo yan. Hindi siya ano eh. Hindi, yung alien siya sa katawan mo, sa iyong pagkatao. Hindi siya pangkaraniwang nararamdaman natin. Magiging parang sagabal sa pamumuhay natin. Yan yung dala ng anxiety, ng takot. Yung sakit at hirap na sinabi ko kanina sa dibdib, dahil sa nararamdaman mo at nararanasan mong sakit ng dibdib, tulad ko, napagkamalan sa sakit sa puso, at yun yung magiging dahilan kung bakit ka lubusang matatakot. Ano, kala mo may sakit ka sa puso. Alam mo naman, pagka may sakit sa puso, may tendency yung mamatay tayo. Siyempre, hindi natin tanggap yung kamatayan. Hindi pa tayo handa. Lahat tayo gusto nating mamatay pagdating ng araw, pero hindi tayo handa sa mga panahong ito na mamamatay tayo. Kaya, may takot tayo. Sino ba naman na yung gustong mamatay na agad? Ano, wala naman. Yun yung isa. Pangalawa, habang tumatagal, lumalala. Bakit lumalala? Kasi nga, tulad ng kinuwento ko sa mga nakaraang vlog, sa mga dating vlog, yung mga gamot nating iniinom na para sa sakit nating GERD, hindi siya lubusa makaka-address o makakapagpawala sa GERD. Normal yan, nararanasan nyo yan. Pinento ko naman yan sa nakaraang vlog at uulit-ulitin ko yan sa mga susunod pang vlog. Ganito kasi, gagaling ka, mawawala yung nararamdaman mo ng oras na uminom ka ng gamot, a few minutes, a few hour, mawawala siya. Pero kapag ka nawala yung talab ng gamot, andun na ulit yung sakit. At magpapabalik-balik ka sa doktor. Malilito ka na kung ano ang kondisyon na meron ka. Ako ka, naisip ko na kinukulam ako kasi yung mga doktor na pinupuntahan ko, hindi ako napapagaling. Yung mga gamot na ibinigay sa akin, ang daming klaseng PPI na napabigay sa akin, ang daming klaseng gamot na, mayroong mga antacid at mayroong pang iba. Hindi ko alam kung anong tawag doon sa ibang gamot. Ang alam ko talaga, familiar sa akin, yung antacid, antiacid, at saka yung PPI. Pangkaraniwan na ginagamot sa sakit na GERD. Sino hindi matatakot na ang dami mo ng hospital, pabalik-balik ka sa hospital, ang dami mo ng doktor na napuntahan, ang dami ng klase ng gamot na ibinigay sa'yo pero hindi ka gumagaling. Ang pakaramdam mo sa kondisyon mo, palala ka ng palala. Ngayon, mga kaibigan, may mga magsasabi, mga nakaranas na minsan na ganito ang gawin mo, pero hindi ka pa rin gumagaling. Minom ko rin ganito, hindi ka pa rin gumagaling. Yan yung karanasan ko, kaya nga humaba ako na mahigit 30 years. At kaya nga nagkaroon ako ng depression kasi kala ko wala na.
Kala ko tapos na, kala ko the end. Ano? Nawala na ako ng pag-asa. Yun yung ano, yun yung dahilan, mga idol. Mararanasan mo dyan na pagkahilo, pagkalabo ng mata, mararanasan mo din na yung mga joints ng katawan mo ayaw nang kumilos, ayaw nang mag-function, ultimo yung pagbangon mo, ayaw mo na minsan bumangon, nahihirapan kang bumangon. Pag may atake ka, minsan ayaw humakbang ng paa mo, kundi buhating ka na, may time nga na dadaling ka sa hospital emergency kasi hindi ka na makabangon, hindi ka ultimo pagsasalita, minsan nahihirapan ka magsalita, naglalakjo ka. Ano, yun yung mga nararanasan natin. Pakaramdam mo, lumulubo yung mukha mo. Pakaramdam mo, pinagpapawisan ka talaga. Pakaramdam mo, wala nang pumapasok sa utak mo. Parang mamamatay ka na. Pakaramdam mo na yung mga tao, ano, nagpapanik na sa ano mo, sa paligid mo, na wala ka na sa normal na wisyo. Ano, yun yung hirap eh. Ngayon, mararanasan mo din na ayaw mo nang lumabas ng bahay nyo. Nararanasan mo na na takot ka ng kumain. Nararanasan mo na na takot ka sa gabi, takot ka sa araw. Nararanasan mo na yun nga, ayaw mo na magtrabaho, takot ka na. Na ikukulong ka na talaga sa ano, sa kwarto mo na lang. Ano? Nararanasan mo na na kahit gabayang bahay ayaw mo nang gawin. Ano? Kasi ano to, ang makakaunawa lang nito, mga idol, kayo na nagdaan sa sakit na katulad nung sa sakit ko. Ano? Ang lahat ng yan, nalampasan ko na ngayon. Kaya nga, tuloy-tuloy yung paggagawa ko ng video, tuloy-tuloy yung paggagawa ko ng vlog. Ang adhihikain ko na lang, makonbinsi ko kayo na huwag mawala ng pag-asa. Ang gamot, mga idol, ito ha, ang gamot sa sakit natin, nasa paligid mo lang. Baka nga hindi mo nabibilhin. Ano? Baka nga andyan lang pala sa tabi mo, hindi mo nabibilhin. Yun lang yung sagot sa sakit natin. At lagi kong ipapasok sa isipan nyo, ang sakit natin hindi nakakamatay. Ano? Hindi nakakamatay, pero pinapahirapan tayo. Ako, sobrang hirap. Yun nga, sinabi ko nga sa inyo sa depression inabot ko. Buti na lang, mabait yung pamilya ko. Kung hindi, baka babay Philippines na ako. Ano? Ayoko nang ulitin yung mga panahon ganun. Kaya nga, yung panahon na pinakita ko sa inyo yung mga vlog na okay na ako. Ang isang ginawa kong sample, yung pag-inom ng alak, yung kina-challenge ko yung sarili ko sa mga matitinding trigger na nakita nyo. Ultimo yung nalalasing ako, nakikita nyo ako. Patunay na talagang ginagawa ko yung mga bagay na talagang matinding trigger. Papakita ko sa inyo na wala nang trigger sa akin. Papaano ko nakuha yung wala nang trigger? Siyempre, doon sa mga kinukwento ko sa inyo, yung dahilan kung bakit wala na akong trigger. Ano? Unang-una, bakit hindi na ako natatakot? Yung hirap na nararanasan natin sa takot, kung bakit parang tayong mamatay sa pakiramdam natin, para tayong mapaparalyze, para tayong mai-stroke, lagi na tayo nahihilo, ayaw na natin magbiyahe. Ano, lahat ng yun, lahat ng sakit sa katawan nararamdaman, nararanasan mo, lahat ng mga araw-araw may iba ka nararamdamang hirap at kondisyon sa katawan mo na hindi pangkaraniwan, ano, sa pamumuhay natin. At iniisip natin na ang daming dumadapong sakit sa atin, ano, hinang-hina na tayo. Yan, mga idol, yan ay lahat nararanasan natin na napapagdaanan natin. Bakit bumalik ako sa normal? Ano? Yan yung kaya ngayon, may lakas ng loob akong talagang pinipilit kong ma-share sa inyo. Kasi mahalaga ito. Ano, sa mga tao na may sakit na
nawawala ng pag-asa. Ano, nawawala ng pag-asa sa buhay, nagagaling pa sila. Kasi, ang dahilan lang, mga idol, kung bakit hindi pa kayo gumagaling, kasi, meron pa kayong hindi nagagawa para palakasin ang inyong resistensya, ang inyong katawan. Ako, mga idol, sabi ko nga sa inyo, sample na ginawa ko, sample lang yun. Kung hindi nyo napanood yun, ulitin nyo na lang yung ano, ulitin nyo na lang yung vlog na ginawa ko kasi ayaw kong ulitin yun. Ang sarap na ng buhay ko ngayon, hindi ko na nararanasan yung nararanasan mo, bakit kailangan ko pang ibalik yun? Pinaglaban ko nga yung kagalingan ko sa sakit na to para sa pamilya ko, bakit sasayangin ko pa yung time na gumaling na ako, bakit kailangan ko pa na abusuhin yung sarili ko para mahirapan ba ulit ako sa susunod na panahon? Hindi na. No. Ang hirap. Ayaw kong balikan yun. Ang hirap nun. Yun, mga idol. Yan yung mga nararanasan natin na sobra-sobra. Pag sinabi mong parang mamamatay ka na, ibig sabihin nun, lahat ng hirap na ayaw mo sa pakiramdam ng nararanasan mo ng oras na yon, sobra-sobra yon. Kasi para kang mamamatay na doon. Yun lang mga idol, sana kita-kita tayo sa mga susunod na video. At ang lahat ay gagawin ko para makapag-share sa inyo ang Facebook at YouTube ko, Facebook at saka Messenger ko, yung pangalan na ng aking YouTube channel. Para kung sakali na gusto nyo magtanong sa Messenger, message lang kayo. At kung hindi ko man kayo nasagot, naipit na lang siguro kasi marami ang nagme-message po sa akin at hopefully may mga kaibigan naman tayo, marami tayong mga kaibigan na tinatawagan ko pa sa Messenger. Ano po? Kasi sa sobrang dami na rin ng mga nagme-message, nag-aabang na makausap ko para ma-share ko sa kanila. Iba kasi yung personal na yung nagkakausap kasi mas lumalakas yung loob nyo na paglabanan at ayusin yung problemang meron sa inyo. Yun nga, mga idol, hindi mo kailangan gumastos ng gumastos para gumaling ka. Ako, hindi ko, ang daming gastos na ginawa ko sa mga gamot, pero ang nakapagpagaling sa akin, nasa paligid ko lang, wala akong masyadong binabayaran, normal na nasa kusina ko lang. Yun yung dapat na alam natin na ang gamot natin, ang makakapagpagaling sa atin, na andyan mismo sa bahay nyo, nasa kusina nyo lang mga idol. Yun lang mga idol, sana palagian yung panoorin yung mga video ko at maging inspirasyon ako sa inyo sa pagpapagaling nyo. At ang kahilingan ko lang, advocacy ko nito ang makapagbigay ng mga karanasan ko kung paano ko gumaling sa katulad nyo. Sana subscribe nyo yung channel ko at tapos i-share nyo yung video ko at nang marami akong matulungan. Marami akong mabigyan ng idea, marami akong mabigyan ng lakas ng loob para labanan yung sakit na meron ang bawat isa sa atin. Bye-bye po at God bless you. Ingat po tayo lagi at lakasan po natin ang loob natin. Tulad ko, gumaling ako, makakamtan nyo din po ito.